Si Francisco Bustilos Diaz Sr. o nakilala sa pangalang Paquito Diaz ay pinanganak noong May 28, 1937 sa Arayat, Pampanga. At ang kanyang mga magulang ay sina Maria Bustilos at Silvino Diaz na isang Mexican-American. Si Paquito ay ama ng isang magaling na matipuno na action star na si Joko Diaz. At talaga namang namana nito sa kanyang ama ang talento pagdating sa pag-arte sa telebisyon. Naging tanyag ang pangalang Paquito Diaz sa larangan ng showbiz dahil siya ay madalas maging kontrabida sa mga pelikula ng malapit niyang kaibigan na si Fernando Fo Jr. Tila nga naman bentang-benta sa mga manunood ang astigin at kwela na datingan ni Paquito sa kanyang mga lumabas na pelikula. Bukod pa sa kanyang galing pagdating sa pagiging kontrabida, ay nanghaan din siya sa kanyang natural na talento sa pagpapatawa kung kaya naman naging tuloy-tuloy ang kanyang karera sa kanyang pag-aartista. Ngunit hindi naman alam ng karamihan ay bago pasukin ni Paquito ang mundo ng showbiz, ay naging basketball player muna siya ng FPO Tamaraw noong dekada 50 kung saan nagwagi sila ng tatlong magkakasunod na kampyonato. Sa pagiging aktibo sa paglalaro ng basketball ni Paquito, dito naman niya nakilala ang kanyang team na si Sergio Santiago na isa palang director at producer ng pelikula. Dito ay binigyan siya ng maliit na role sa pelikulang pinamagatang Mr. Basketball na pinagbibida naman ni Bob Soler. At kahit na maliit na role lamang ang kanyang ginampanan doon, ay agad siyang nakita ng natural na talento sa pag-arte. Dito nagumpisa ang kanyang karera sa industriya ng showbiz at unti-unting iniwan ni Paquito Diaz ang paglalaro ng basketball upang harapin ang kanyang tadhana sa pag-arte. Dahil sa angking talento nito ay agad tumatak sa isipan ng mga Pilipino ang pangalang Paquito bilang numero unong kontrabida sa mga pelikula. Ngunit sa kabila ng kanyang mukha sa showbiz ay hindi alam ng mga tao na si Paquito ay isang mabait, matulungin sa mga mahihirap, responsableng asawa at ama at mabuting kaibigan sa totoong buhay. Lumipas ang panahon sa hindi inaasang pangyayari. Ibiglang nagkaroon ng karamdaman si Paquito at dito na nga nagumpisang bumagsak ang kanyang karera sa showbiz. Madami ang nagulat nang makita nila si Paquito na biglang bumagsak ang kanyang matipunong katawan dahil sobrang pagpayat nito at nangangalumata. Malayong malayo sa matipuno niyang pangangatawan noong siya ay aktibo pa sa showbiz. Dahil dito ay naubos na ang kanyang ipon kung kaya naman napagpasyan nila ng kanyang asawa na ibenta ang kanilang mga bahay at lupa pati na ang kanilang natitirang kotse. Sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa kanyang karamdaman ay hindi rin kinaya ang kanyang katawan at unti-unti na nga itong nanghina. March 3, 2011 sa edad na 78 ay tuluyan na ngang namaalam ang batikang aktor na si Paquito Diaz. Talaga nga naman nakahanga-hanga ang kanyang ginawa sa mundo ng showbiz. Kaya naman hindi may tatanggi na isa siya sa mga naging matitibay na haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino.